Hello! Kain na tayo. It's Friday at alas 12 na at nag-a-alarm ang aming washing machine dahil naglalaba ako ng clothes. Dahil Friday, syempre ang ulam namin is... munggo! Correct. Napakasarap na munggo dahil paborito ko ang munggo aside from toge. Parang masabaw yung munggo natin ngayon, Jeng. Sinadya mo to? Mm-hmm. Yan. Wala kayong makita. Matatapon kasi siya. Hello! We're back na sa ating proper and on-time scheduling. Real-time na po dahil... anong tawag na ba noon? Naitabi. Ah, naitabi? Tama ba? Naitabi ko na yung mga delayed na mga clips. Yun lang. And let's eat na. Lunch time. Chika na naman. Kahapon ba ako nag-upload ng vlog? Yeah. Kagabi. Tapos nakita ko dun sa comment section, nag-comment si DJI Global Support. DJI, baka naman, di ba? Baka naman pwedeng hindi lang kayo comment. Baka naman pwedeng may kasama din yan. Anyway, mayroon palang nagtatanong. Tinatanong nila, ito yung mga questions na ang dami lagi sa comment section. Kasi di ba nagbabasa ako ng inyong mga comments? Ito yung mga tanong. Number one. Nasaan na daw yung car ko? Kasi siguro lagi tayong nakikitang nag-grab, diba? So, where is my car? O, sagutin ko na once and for all. Yung car ko nasa Ilocos. Nagbabakasyon siya. So, kung ako nagbabakasyon ako sa Europe, yung sasakyan ko naman, nagbabakasyon sa Ilocos, naglalamierda siya doon. At nag-e-enjoy siya with my family. Nag-extended siya. Ang sinitch ko is yung van. So, nandyan sa baba, nakapark, yung van. Yung van yung ginagamit ko. So, hindi naman ako pwede mag-drive ng van, di ba? Alam na namang nagtudra. Ako, tapos si Jeng, pumunta kami ng Rockwell, naka-van. Or pa-party sa... so, BGC, naka-van. Pa-party sa... naka-van ang mga akla. Ano yung pwede na tayo mag-UV Express? Doon muna siya sa Ilocos kasi mas gugustuhin ko na nagagamit siya kesa nakatingka siya sa baba. So, ayan. So, sana naisettle ko na yan. Next question. Ano pa ba yung... doon sa nagtatanong, this question is dedicated to you. Doon sa nagtatanong kung saan ko nabili yung mga pasalubong, yung mga Filipino snacks ng pasalubong, nabili ko po siya sa Power Plant Mall, doon sa Marketplace, doon sa Grocery Section, meron pong mga Filipino snack section doon. Doon ko po nabili. Tapos yung Cornic naman is kay Jana. Okay, kay Jana, which is galing pa ng Paway. Question number 3. Ano pa ba yung mga tinatanong sa akin sa comment section? Paano daw kami naging friends ni Loreen? Yon, isang latest question yan. Dahil nga, di ba, nag-attend ako ng bachelorette party. Bachelorette party niya sa Bali. Paano kami naging friends ni Loreen? Actually, very young pa yung friendship namin. Matagal ko na rin siyang kilala talaga kasi di ba nga sila yung mga OG talaga sa fashion, ganyan, sa mga blogger, fashion blogger, ganyan. So, syempre, pati kami, nung nag-start din ako, syempre alam ko na yung pangalan niya, sila nila, Camilco, Chris Uy, ayan, yung mga yan. So, matagal ko na siyang nakikita on social media and everything. And then, noong bachelorette ni Vernice. Oo. Which is last year. Doon kami nagsimula na maging parang ganun talaga. Kasi, kwento ko, which is, I think hindi na naman ako nag-vlog nung time na yon, yung bachelorette ni... Yan yung era mo na hindi ka pa nag-vlog. Yes, okay. No wonder. So, magkwento na lang ako. Bachelorette ni Vernice, syempre invited kaming lahat. So, nandun ako, dumating din sila. So, dahil syempre, inuman ng mga akla, cheers, eme. Tapos, the next day, ayan, nagkayayaan ang mga akla. Nagkayayaan, pumunta sa Flow. Doon sa bar nila, meron kasi silang bar sa Chino Roses, which is called Flow. Tapos, may katabi siyang Hungry Homies. Sa kanila ang Hungry Homies, so magkatabi yun. Hungry Homies and Flow, magkatabi yun. So, nagkayayaan kami right after the bachelorette sa gabi. At, ayan, kasi nga lahat may hangover dahil bumongga kami dun sa bachelorette ni Vernice, which was super fun. Tapos yung araw na yon sobrang tagal naming magkwentuhan. As super. In, my God, sumama pa sila JM tsaka Jeng, no, diba? Nasa kabilang table kayo.
After nun pa yun, ah, tamang ano lang, coffee-coffee. Parang... Nag-cocktails din na yun. Ay, ewan ko na. Nag-happy hour na din tayo. Nag-happy hour na kami. Dalawang bakso yata. Oo. Tapos, unang ano pa lang namin, unang moment namin, which is yun, nagkwentuhan kami. Ganyan na kami. Parang jive. Nag-click kami. Tapos, on the same day, yun na, same time, niyaya namin si Chino, si Chrissy Chino. Oo. Na pumunta siya doon, naki-join. O, nandun na rin siya. Tapos, nagyaya sila, punta tayo sa bahay. Girl, unang-unang araw na nagkatsikahan kami ni Lorraine, nagyaya agad-agad. Nakapunta agad kami sa bahay nila. Bahay nilang mag-jowa. Uh-oh. Yun yung pinakauna naming bonding. Tapos, the rest is history. Dire-diretso na yun. Dire-diretso na yun. As in, magyayayayan silang dalawa mag-jowa. Nasaan kayo? Tara sa flow. Ayan, kami naman ni Jen. Punta sa flow. Ayan, lasingan na kami lahat doon. Mga kalad ka rin. Question number 4. Marami ding nagtatanong ng story time kung paano kami nagkakilala ng jowa ko. So, pinag-usapan na namin yan. Actually, kung kailan namin gagawin. Tapos, napag-usapan namin na gagawin namin together. So, hindi ko ba muna pwedeng ikwento right now kasi syempre ang aking jowa ay wala naman. So, gagawin ko na lang yan pag magkasama kami, which is not gonna say when. It's a surprise. Magugulat na lang kayo. So far, yun pa lang naman yung mga nakikita kong questions sa comments. So guys, please huwag kayong tumigil na mag-comment kasi nagla-like ako ng comments and nagbabasa talaga ako ng mga comments ninyo. So please, comment. Okay, so wait lang. Tapusin ko lang ang aking food kasi wala na. Hindi ko na natapos-tapos yung pagkain kung tagal-tagal. So tapos na ang aking laundry at ako ay maghahang ng aking mga nilabhan. Hi guys, update. Ako ay nandito sa studio dahil nagte-transfer ako ng mga files na kailangan kong i-edit. I have 3 reels. Pine-prepare ko lang sila para nandito na sila sa laptop ko. Kapag may time na ako mag-edit for them, siguro mamaya within the day para ma-set aside ko na siya. Tapos update, it's, oh my god, almost 6. Ala, girl, agala 6 gaya, men? It's almost 6. Ang bilis ng oras, my gosh. Tingnan natin yung update ni Jeng. Kung anong ginagawa niya. Kumusta? Pwede bang pa-preview ng creation mo? Ay, ang pangit ng lighting. Yun. Ito, nagbe-beadwork. Ganda. Ang ganda naman ng hat mo. Diba? Huwag muna natin sabihin kung para asan to. Para may surprise factor. Yes. Pero, ayan yung ano niya ngayon, project niya, yung ginagawa niya. Ganda. Ilang oras ko na itong ginagawa. Yes, kasi madugo talaga yung beadwork, diba? Yes, super. It's the beadwork that's usually madugo. Yes. Pero it's worth it kasi yan yung nag-a-add ng oomph. Nagbibigay buhay. So, yan pa yung ginagawa niya. Parang since 2 PM pa yata. Tapos anong oras na po? Yes, 5:55 daw. So, I'm back here. And ito. So, isang batch pa ang aking itatransfer. So, syempre, hindi na kayo makaka-relate dito dahil ito ay work stuff. Pero, this is the reality. That's part of my day.
malaking parte to ng bawat araw ng buhay ko, ang mag-edit ng mag-edit ng mag-edit. Dahil hanggang ngayon is wala akong editor, which is, sa, nabasa ko sa mga comments, may mga nakapansin na like, up until now, ako pa din yung nag-edit ng mga videos and everything. Yes. Na-experience ko na magkaroon ng editor before. It was okay naman. It's just that it takes time and so much effort. Yung pagpapadala ng mga files, pagbibigay ng instructions, kung ano yung gusto kong pa-delete, gusto kong pa-add. Tapos, pagdatapos na, isa-send sa akin. Tapos, syempre, yung comment ko, feedback ko. Girl, sabi ko hindi na. Ako na. At some point, I just decided na, alam mo, ako na lang. Kasi mas mabilis, tapos less effort. Di ba sobrang effort nun, Jeng, na nagpapadala tayo ng memory card before kay Daniel? Heist, napakatahimik. Napakatahimik ng araw na to. Wala daw masyadong sasakyan sa labas, Jeng. Yeah. I'm pretty sure walang mga taon ngayon na ano, kalat-kalat dyan and mga maraming sasakyan kasi everybody's in the province, at the beach, naninilay-nilay, taking a break because it's Biyernes Santo. Kami din, we're trying our best not to play so much music na loud. I'm trying my best. Finally, kakain na kami ng dinner at ako ay nakahaggard na dahil, my God, may ginagawa kasi ako at ang hirap. Anyway, grabe. Pinakita mo na itong pagkain natin? Di ko naman in-expect. Parang pagkain pala ng apat na tao itong pagkain namin. Deserve natin. Deserve. Mm-hmm. Pero ako naman nagsabi. Ang dami na. Ah, pinagadot. Nagbalinante yung pansit kanton katalo la de. Ano yan? Family pack? Oo, hindi normal. Ha? Ba't ang dami? Normal size yan. Kasi ba nilagyan mo ng ano, veggies? Hindi ako. Kunti lang naman yung nilagay kong veggies. Baka yung ano yun. Baka, kasi meron na yun. Tidakdakal. Iso? Or te regular ito. Or really? Dito lang dito tayo sa rin nagluluto. Oh, baka. Ang dami ate. Kasi minsan isa-isa dalawa. Yeah, anyway. Oh, ayan o. Oh. Ulam namin is pancit canton tsaka tuna with egg. Tapos itong tuna, isang tuna lang din yan. Isa lang yan. Tapos egg. Dalawang egg. Dalawa. Mega. Pang apat ng tao yung pagkain namin. Hindi ko na-expect. Anyway, kain na kami. Kayo, anong ulam nyo? Ano ito? Spicy? Chilimansi? Kakain ako ng rice para carbs on carbs on carbs. Pahingi ng rice yun. Ano yan? Tonight? Mm. Last night? Mm. Baka full moon. Captured yung bataan. Pagsabayin ko yung kanin tsaka pansit canton. Saan ka na-inspired sa pansit canton and rice? Nag-tiktok kasi ako. Nakita ko yung video nila, B tsaka ni Kong.
na parang may ginagawa silang challenge. Mm. Tapos kumakain ng pancit canton tsaka kanin si Kong. Kong? Sabi ko, shot. Gusto ko rin yan. Kaya pala biglaan ka nagpaluto ng pancit canton ngayon. Hindi, tsaka iniisip ko na rin kasi yung dagdag ng pagkain natin tonight, diba? Kasi nga, we're trying our best not to eat yung karne. At least man lang kahit pork, chicken, tsaka beef lang yung iwasan namin. Kaya nagtuna kami. Tuna tsaka pancit canton. Mm-hmm. Gusto mong pagkain nung ano, high school ka, mga ganun. Mga pancit canton, kanin. College. College. When in doubt, pancit canton. Pag ano na, petso de peligro. Petso de peligro. Mm-hmm. Pag wala ng pera. Pancit canton. Minsan kami doon sa, kami noon, ano, itlog tsaka bagoong. Ay, naimaslata ah. Nabuguong agad naimaslata. Nagbabasit kamatis na, neta. Correct. Nagpag dawat bugoong, karuba. Pag college ka kasi, siyempre pagkakasyahin mo yung allowance mo. Nagbasit allowance ko, edi. So, titipirin mo yun for 1 month. Kasi pag, ang rule ng magulang ko, pag naubos mo na yan, bahala ka. Yes. So, bibigyan ka nila ng allowance first day of the month. Makukuha mo na yung allowance mo ngayon. Ikaw bahala. Kung gagastusin mo yan at mag-one day millionaire ka, ikaw bahala sa sarili mo. Hindi ka nila bibigyan ng dagdag. Awan. Kasi okay. Dadya balay hindi. Ikaw naman, ano naman ang tumataas. Number one rule, golden rule ng mga magulang mo sa'yo in your college, high school, basta yung paglaki mo. Ang number one na hindi ko malimutan is okay lang na uminom ka, basta wag na wag kang manigarilyo. Ah! Yun yun. Ayun, gusto ko yan. Okay lang na uminom ka, basta wag na wag kang manigarilyo. And, ito pa, kahit na malasing ka, make sure na umuwi ka. Nakakahiyang matulog sa iba. Bang bahay. Yun. Correct. Meron akong inulit na subject. Calculus. Math calculus. Math? Hindi ko talaga siya pinasukan, Mars. Girl, di mo din, ha? Hindi. Sinayang ko yung isang ano na yun. Di ba, syempre, may bayan pa din yun. Sinayang ko yung isang sem na yun, hindi ko na lang drain up. Tapos, wala, natapos na lang siya. Tapos, wala, fail. Wala. Tapos, wala talaga, ayoko. Ayoko siyang tapusin. Parang ayoko siyang pasukan. Kasi, ayoko talaga. Hindi talaga pumapasok. Hindi talaga pumapasok lesson. Yung calculus sa utak ko. Tapos, nung completion na, syempre magko-complete na kayo ng mga ano niyo, 'di ba, mga sub-back subjects niyo or whatever. Syempre i-check 'yan kung ano pa yung mga hindi mo na-take. Isa 'yon. Oh, hey! 'Yun na lang yung isang subject na pinapasukan ko nung pag-graduate ako. Summer ka? Hindi. Sinunod ko pa rin yung like kung ano yung sem ko ng thesis. Kunyari thesis na lang, 'di ba? 'Yun, may isa pa akong isa pa akong unit na pinapasukan. Aking jowa ay tumatawag. Hi! We're having din-din. Hi, guys! Hi! Oh my God. Tagal-tagal. Parang 2 days na nakakalat tong mga to dito sa aking kwarto. Ito yung mga dresses na dine-clutter ko from my closet kasi luma na, hindi na pasok sa aking style, hindi na maganda yung fit sa akin. Declutter is key. This belt, di ko alam kung bakit ako may ganyan. Nung parang ginamit ko at some Valentine Day dinner before, ito never ko nagamit. May tag pa siya. Mesh key, it's extra small. May tag pa, dress, ewan ko. Tapos, I have here polo na nag-stain na siya dahil never pa namang ginamit. Dahil hindi ko talaga, na-realize ko na hindi ko talaga aesthetic ang mga ganito. Ayan, ito pa.
hindi ko talaga bagay mga ganito, guys. Hindi ko talaga bagay yung mga suit, mga ganyan na parang business type. Anyway. Grocery, which is in a bit, is ito, ipapakita lang namin real quick kung paano ba ginagamit tong Dyson Airwrap. Ay! Ito ba gagamitin mo sa akin today? Oh, yung mas malaki. Okay, sige. So, ang gagamitin daw ni Jeng is yung barrel na mas malaki. Ito na medyo dump eh. So, mm-hmm. Para medyo dump din siya. Okay. Yuhi. Hindi. Nakakaano? Nagkaro. Ano ba yung parang easy ML lang tayo ngayon? Kahit ano actually. Papakita lang naman natin kung paano siya nag-work. So yung direction natin. Simple lang. Hihigupin lang niya yung hair. Ayan. Tapos, kunyari, ako, di ba, siyempre pang, let's say, ikaw yung gumagawa ng sarili mong hair. Ayan, no, higupin mo lang. Tapos, I think okay na siya. Patayin mo. Ayan. Tapos, catch mo. Oh! Ay, catch ko daw, sabi ni Jeng. Ayan, para scrunch mong ganyan. Oh, pakita natin yung care. Oh! Diba? Volumized hair. Correct. Ito maganda siya pag yung gusto mo yung volumize siya. Oo. Ito yung gagamitin natin. Oh. Tsaka mga big curls. Ah, okay. Uh-oh. Pero pag mga maliliit na curl, mas maganda pa din yung curling mga, one. Yung mga textured na curls, yung anong parin tayo. Gets. So ito, mostly pang parang daily style. Daily, mga ganun. Ah, gets. So, ayan. Ayan, ito na yung update. Oh. Ito, ganito na lang muna siya kasi mag-shoot lang muna ako ng aking content para sa TikTok. Mamaya, papakita ko sa inyo yung final result. Kaya rin na yan. Or frontal. Ayan. Ayan. Kaya rin. Gawin ko muna nga. At, hi guys! Katatapos ko lang mag-shoot, nung shoot ko sa TikTok, at ito na nga, yung result ng ating hair. O, diba? Nangyari dito. Sa ang direction, kamari. Saan ba? Yan. Ah, ganyan dapat. Shit, parang ang sakit na ng mata ko. Kasi nakafocus sa ilaw ng sobrang tagal. So, anyway. Ayan, tapos ko na yan. Papahinga lang siguro ako ng slight bago kami pumunta ng grocery. Pero I just wanna show you yung naging result ng aking hair kanina. Oh, ganda, diba? Pwede na akong lumabas. Pwede na akong makipag-date.